Ooh, napakasarap at napakamalinamnam. Yan po ang barbecue dito sa amin. Nag-food trip po kami dito sa aming probinsya at ipapakita rin namin sa inyo kung paano po ba yung proseso ng pag-barbecue namin dito, kung bakit ganun po kasarap at napakabango at napakamalinamnam. Okay? Ito po ay pork. Ayan, mag-barbecue tayo ng pork. Meron din tayo dito ng chicken feet. And of course, meron tayong ulo ng manok. Okay? So, malinis na po yung ulo ng manok natin. Talagang natanggal na po yung dapat tanggalin. Yan, no? And then the next thing is, isa lang po natin yung mga ulo ng manok. Yung nalinisan na po. And then, isa lang natin para pakuluan, palambutin. Okay? Ito po yung proseso namin dito. Pinapakuluan, pinapalambot muna para mas lalo maging malinis. Pangalawa, para lalambot yung ulo ng manok. Pangatlo, para mas mapadali yung pag-absorb ng mga ingredient. Pang-apat, para po mas madaling maluto ang ating barbecue ulo ng manok. Okay? So, ayan na po. Hinahango na po. Tinatanggal na po natin doon sa kawali ang ating mga ulo ng manok. Ayan po. And then, i-slice po natin siya. Biyakin po natin yung ulo ng manok para po mas mabilis ma-absorb yung mga ingredient natin. Mas madaling manunuot sa laman ng ulo ng manok. Okay? So, ganyan po kami dito mag-barbecue. Sa ganito rin pong paraan, mas mapabilis yung pagluto natin sa ating barbecue. Kasi nga naka-slice siya, nahiwa na yung kanyang ulo, mas madaling maluto yung loob. Okay? So, aside doon sa mas mabilis ma-absorb yung mga ingredient natin kapag ibinabad po natin ito mamaya, mas madali rin po siyang lutuin. Okay? So, ito na yung mga nabiyak na ulo ng manok. Ayun, na-slice. Okay, nahati sa gitna. Yan. So, maganda na siyang tingnan. Talagang almost luto na rin yan. Okay? Dahil, di ba, isinalang natin ganin, nagpinakuluan natin kanina. So, at this time ay kailangan na po natin i-prepare ang ating mga ingredient. Ayan po. Simple lamang po ang ingredient namin dito. Sibuyas, merong bawang, at saka itong kalamansi. Ayan. So, meron din tayong sugar. Okay? Ang paggawa po ng ingredient ay nakadepende rin po yan sa level of taste niyo po. Nakadepende rin po yan sa kung gaano po ba kadami yung ating lulutuin na barbecue. Ang sa amin lamang dito is ipapakita namin kung ano-ano yung mga ingredient. And then, kayo na po bahala yung magtansya kung gaano po ba kadami yung gagawin nyo ng mixture. Okay? Para at least meron kayong idea dito sa aming ingredient. Kung ano po yung mga ingredient namin. Meron po tayong ketchup. Haluan po natin ang ketchup para lalo mamula-mula yung ating barbecue. And at the same time, magdagdag rin po yan ng additional na lasa po sa ating lulutuing barbecue ang ito pong ketchup. Okay? Then, isusunod po natin yung ating diniknik na paminta, yung powder, para mas lalabas yung aroma ng ating barbecue. And then, konting magic sarap. Ihalo na po natin yung vinegar, pampatanggal rin po ito ng lansa ng ating i-barbecue. Okay, and then, kayo na pong magtsantsa kung gaano pa kadami yung suka na ihalo po natin dito. And then, isusunod natin na ilagay yung ating tuyo. So, hindi na po natin kailangan magdagdag ng asin dahil ang tuyo po ay maalat na po. Okay? So, after po na mailagay po natin lahat ng ingredient, ayan, i-mix po natin talaga. Tunawin natin yung mga ingredient, lalo na po yung sugar. Kailangan malusaw talaga yung granules ng ating sugar para mag-mix talaga siya dito sa ating ginawang ingredient para dito natin ibabad mamaya yung ating mga na-prepare na mga lulutuing barbecue po. After po natin ma-prepare or ma-mix lahat ng ingredient, natunaw na po yung mga ingredient, ayan na po, lunod na po natin itong ating barbecue. And then, pagkatapos natin ma-mix itong barbecue at masiguro na talagang na-submerge po lahat, no? So, nalagyan po lang ng sauce lahat ng mga na-slice na manok, na ulo ng manok, ibabad po natin ito ng isang oras. Or depende po sa inyo. Pero sa amin dito, isang oras is enough na po. Okay? At ito na po yung chicken feet natin na naibabad na po natin ito. Ayan. So, i-mix po natin. So, same lang po yung ingredient na ginamit namin dito. Kung ano yung binigay namin na ingredient doon sa ulo ng manok,
siya rin po yung ingredient na nandito po sa ating chicken feet. Same lang po. Bali, napalambot na po natin itong ating chicken feet bago po natin ibinaba dito. And then, ibababad po natin siya ng 1 hour. So, ito na po yung ating karneng baboy na napalambot na po. Ayan, tinatanggalan po natin sa kawali para i-mix na naman natin doon sa ating na i-prepare na ingredient. And after 1 hour of waiting, ito na po, ready na po ang ating barbecue. Natuhugin, nakababa na po siya ng 1 hour. So, sigurado pong nanonood na po ang lasa ng ating barbecue. Isa-isahin po natin itong tuhugin para hindi po tayo mamahirapan sa pagsalang mamaya. So at this point po ay tutuhugin na naman po natin yung ulo ng manok. Ayan, tingnan nyo po. Di ba maganda yung pagkaplastada dahil nakabiyak yung ulo ng manok. At sigurado pong nanonood talaga sa buong kalamnan ng ulo ng manok ang ating napakasarap po na ingredient. Ayan, okay? So yan po ang isa sa technique namin dito kapag ulo po ng manok ang ating ibabarbecue. So ngayon, imimix na po natin yung karneng baboy dito sa ating ingredient. Ayan po. Malambot na rin po itong karneng baboy. So madali na lamang po itong maluto mamaya. At dahil napalambot na po natin ito, sigurado pong maa-absorb po sa buong kalamnan yung ating mga ingredients. Kasalukuyan na po natin tinutuhog yung naibabad na po natin na karneng baboy. At sigurado pong nanonood po sa kalamnan yung mga ingredient, dahil alam naman po natin na naibabad na po natin ito ng 1 hour. Napakuluan po natin ito bago po natin ito ibinaba dito sa ating mixture ng ating ingredient. At iyan po, kasalukuyan na pong isinasalang ang ating barbecue. Ayan po, pamangkin ko po yung nagluluto ngayon habang yung nag-prepare kanina doon po sa pagtuhog nito, sa ingredient, lahat na yan. Yung isa ko pong pamangkin, habang ako naman po ay tagapagmasid, okay? Tagakain, tagatikim, so kung pasado ba, talaga naman pong magagaling itong aking mga pamangkin. So ayan na po, naisalang na po natin ang ating mga barbecue na napakasarap at napakabango po, okay? So sigurado pong katakam-takam at sigurado pong mag-aagawan kami mamaya dahil napakasarap po talaga. Amoy na amoy niyo po yung napakasarap po na bango ng ating barbecue. Yan po ang sikreto namin dito sa pagluluto ng barbecue, gamit po ang uling, okay? Ayan, tamang-tama lamang po yung pagluto niyan. Hindi naman masyadong marami ang apoy para dahan-dahan po yung pagkaluto ng ating barbecue. At eto na po mga kaibigan, luto na po ang ating pork barbecue. Ayan po, isa-isa po natin plastada dito nang maganda rin po ang ating kainan mamaya. Okay, napakabango po, napaka malinamnam po talaga ng kanyang amoy. Okay, nang dahil doon sa mga ingredient na yun na inalo po natin dito. At ito na po yung chicken feet natin. Luto na rin po mga kaibigan. Ito po ang ating napakasarap po na chicken feet. Okay? Talaga pong malambot po talaga ito dahil pinakuluan po namin ito bago po ibinabad sa mga ingredient. Okay? So, ito na rin po yung ating ulo ng manok. Ayan po. Diba? Napakasimple lang tingnan. Pero masarap. Okay? Napakasarap po nito. Napakamalinamnam. Dahil alam niyo naman po yung proseso natin, yung pagbabad natin doon sa ingredient, yung pinakuluan natin, yung in-slice natin. Yun lamang po ang pinakasimpleng steps po namin dito sa pagluto ng barbecue. Kasama ng aking mga pamangkin na si Linlin Texon and Panging Texon. Maraming salamat sa inyong walang humpay na pagsubaybay sa aking YouTube channel, Bern Villarama. Don't forget to subscribe and click that notification bell para updated kayo sa lahat ng aking mga videos na i-upload. Maraming salamat!